Magandang araw mga bata. Sa nakaraang aralin, natutunan mo sa huling dalawang aralin ang sagisag, simbolo, at mga sining ng iyong lalawigan. Naipakilala sa iyo ang mga katangi-tanging adhikain ng iyong pinabibilangang rehiyon. Bilang pagpapailalim ng iyong kaalaman at upang higit na mapamahal kasa iyong kinabibilangang lalawigan, makikilala mo naman ang mga natatanging mamamayan ng Calabarzon. Pagtatapos ng araling ito, inaasahan na mapahahalagahan mo ang mga naiambag ng kinikilalang bayani at mga kilalang mamamayan ng sariling lalawigan at rehiyon. Marami ang mga natatanging Pilipino na nagmula sa iyong kinabibilangang rehiyon. Marami sa kanila ay nagbuwis ng buhay. Ginawa nila ito upang maipagtanggol at maipaglaban ang Pilipinas at ang bawat Pilipino mula sa kamay ng mga mananako. Samahan niyo ako at ating alamin ang mga bayani ng Calabarzon. Una ay si Dr. Jose Protasio Rizal. Si Dr. Jose Protasio Rizal ay isa sa mga kinikilalang bayani ng bansa. Siya ay pinanganak noong Hunyo 19, 1861 mula sa bayan ng Calamba, Laguna. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga nobela at iba pang dokumento, ipinabatid niya sa pamahalaan ng Spain ang pagnanais niya na magkaroon ng pantay na pagkilala sa mga Pilipino at Espanyol. Ito ang isang katangian ni Dr. Jose Rizal. Ang pagnanais na matamo ang pagkakapantay-pantay ng mamamayan ng ating bansa at ng mananakop sa paraang mapayapa. Kilala niyo ba yung nasa larawan? Siya si Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ang tinaguriang dakilang paralitiko na nagmula sa lalawigan ng Batangas. Bata pa lamang ay kinakitaan na siya ng katalinuhan. Si Ambrosio Rianzares Bautista ay kinilala bilang may akda ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas na isinagawa noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Siya ay pinanganak sa Binyan, Laguna noong Disyembre 7, 1830 at kinilala ni Rizal bilang kamag-anak. Siya ay nagtapos ng kursong abogasya sa Universidad ng Santo Tomas noong 1865. Likas sa kanya ang pagiging matalino at matulungin. Dahil bilang abogado, nagbigay siya ng libreng serbisyo legal sa mahihirap. Marami bang bayani na kinilala sa iyong rehiyon at sa buong bansa? Iba-iba ang mga naging buhay at pagsasakripisyo na kanilang ginawa para sa bayan. Sa kasalukuyang panahon, iba-iba ang mga kinikilalang bayani. Ilan sa kanila ay mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Kilala sila bilang mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Dahil sa mga perang ipinapadala nila sa Pilipinas, nagkaroon ng mas matibay na ekonomiya ang Pilipinas, lalong-lalo na sa panahon na nagkaroon ng krisis pinansyal sa buong mundo. Ito ang naging saligan ng ating bansa upang makapagbigay ng serbisyo sa mga mamamayan nito. Sa pagdating ng COVID-19, may mga bagong bayani na umusbong at kinilala. Maraming buhay ang naisakripisyo para sa kaligtasan ng maraming Pilipino.
maraming mga doktor at nurses, mga pulis at iba pang frontliners ang namatay dahil sa pagliligtas sa maraming buhay. Ang hindi inaasahan na pagdating ng pandemya sa makabagong panahon ay nagdulot ng maraming pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Maraming paraan upang maging bayani. Sa kasalukuyan, hindi lamang ang pagbubuwis ng buhay ang dahilan upang makilala at maging katangi-tangi. Maraming mga tao ang kinilalang mga natatanging nila lang higit sa panahon ng pandemya na ating nararanasan. Ang pagtulong ng mga ordinaryong tao sa mga walang matuluyan o makain ay katangi-tanging kaugalian ng mga Pilipino o unsung heroes na nasa ating kapaligiran lamang. Makikita sila lalo na sa mga panahon na mabigat ang kalagayan ng marami nating kababayan. Ikaw, may kakilala ka bang tumulong sa mga nangangailangan ngayon panahon ng pandemya? Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isipin kung sino para sa iyo ang may katangian na tulad ng isang superhero. Iguit ito sa iyong kwaderno. Isulat ang mga katangian niya kung bakit siya isang superhero para sa iyo. Ibahagi ito sa iyong guro at mga magulang ang iyong ginawa. At sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang naramdaman mo habang pumipili ng iyong superhero? Kalawa, bakit siya ang iyong superhero? Tatlo, anong katangian ng iyong superhero ang gusto mong isabuhay o tularan? Bakit? Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Ipakilala at interviewin ang iyong itinuturing na superhero sa inyong pamilya. Isulat ang mga sagot ng iyong superhero batay sa sumusunod na mga tanong. Maaari kang magpatulong sa iyong nakakatandang kapatid o magulang. Gawain sa pagkatuto bilang apat, magtanong sa inyong mga magulang kung may mga frontliner sa iyong barangay. Kilalanin at isulat kung sino at ano ang kanyang tungkulin bilang isang frontliner. Magsaliksik sa internet o magtanong sa magulang kung ano ang gawain ng frontliner na iyong natukoy. At sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat sa iyong kwaderno ang mga impormasyon na iyong nakalap at sagutin ang sumusunod na tanong. Una, paano ninyo nakilala ang frontliner sa inyong barangay? Kalawa, ano ang tungkulin niya bilang isang frontliner? Katlo, ano ang tulong na nagawa niya para sa iyo, sa iyong pamilya at sa iyong bansa? Gawain sa pagkatuto bilang lima, sumulat ng isang liham pasasalamat sa frontliner na ipinakilala ng iyong magulang o guro. Ipaabot sa frontliner na ito ang nilalaman ng iyong puso dahil sa ginawa niya para sa bayan at para sa bawat Pilipino. Ipakita sa mga miyembro ng iyong pamilya at guro ang sulat na nais mong ibigay.
Pagkatapos, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ito sa iyong kwaderno. Tandaan, maaari lamang maibigay ang iyong liham pagkatapos ng pandemya dahil hindi ligtas na lumabas ng bahay sa panahong ito. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Basahin at pag-aralan ang bawat item tungkol sa mga bayani. Tukuyin at isulat sa inyong kwaderno ang letra ng iyong sagot. Una, siya ang kinikilalang pambansang bayani. A. Jose Rizal. B. Apolinario Madini. C. Ambrosio Bautista. D. Andres Bonifacio. Ikalawa, siya ang bayani at kinikilala na dakilang lumpo. A. Jose Rizal. B. Apolinario Madini. C. Ambrosio Bautista. D. Andres Bonifacio. Tatlo, siya ang bayani nagmula sa bayan ng Batangas. A. Jose Rizal. B. Apolinario Madini. C. Ambrosio Bautista. D. Andres Bonifacio. Kaapat na tanong, ang mga sumusunod ay kinikilalang medical frontliners sa panahon ng pandemya. Maliban sa A. Nurse, B. Doctor, C. Ingeniero, D. Medical Technologies. Kalima, ang mga sumusunod ay bayaning OFWs maliban sa A. Ingeniero sa Middle East, B. Factory Worker sa Kuwait, C. Nurse sa Japan, D. Mayor ng Pagsanhan sa Laguna. Ang huling gawain, ituloy ang pangungusap batay sa mga natutunan sa araling ito upang makabuo ng makabuluhang pahayag. Mapahahalagahan mo ang mga naiambag o kontribusyon ng mga kinikilalang bayani at mga kilalang mamamayan sa iyong sariling lalawigan at rehiyon sa pamamagitan ng